guys. Yan po yung international student. Nag-assignment. Busy po siya. Sabayan natin. Yung baon niya kanina, di man lang kinain. So, ngayon yung dinner niya. Busy siya. So, anong oras na dito ngayon, guys? 11 p.m. So, maabutan na naman siya dyan ng mga 12 midnight. Kasi may exam sila this week. Ay, bukas pala. So, ako'y matutulog na. So, bahala siya. I'll see him tomorrow. Good night, guys. See you tomorrow. Good morning. Time check. Magsi 6 a.m. Itong oras kami gumigising pag may pasok si Ray. Pero kasi 10 a.m. yung pasok niya. And then my time din na mas early pa niyan kami gumigising kasi 8 a.m. yung pasok niya. So mag-prepare ako ng breakfast at baon. So simulan na natin, guys. Magpainit na tayo ng ano to? Frying pan. Kasi nga, igisa ko yung cauliflower. Nilalagyan ko lang siya ng unsalted butter para, healthy konti. Char! Tapos, lalagyan ko rin siya mamaya ng olive oil para hindi naman masyadong sunog. Or hindi masusunog agad yung butter. Pero actually, guys, unti-unti na siya nasusunog dyan. So, busy ako sa kaka-kuri-kuri-kuri. Kuri-kuri ka dyan, girl. Char. So, ayan, inispread-spread ko lang siya all over the pan. Kita nyo, guys, nagbabrown na siya. So, ayan na nga. Kinukuha ko na yung olive oil. Then, ilagay nyo lang dyan. Konti lang. Ano to, girl? Cooking show pala to. Cooking show pala yung vlog na to, girl. And hulog pa siya nga girl. So, yan. Para hindi lang talaga. Pero, nagbabrown na talaga siya. Nasunog na. Nilakasan ko kasi yung apoy, kainis. Ito na yung cauliflower. Ginawa ko to siya kagabi before kami natulog. Para sa morning, dire-diretso na lang kasi alam ko early kami gigising. So, nagko-cauliflower na kami ni Ray for 5 days now. Iniiwasan na namin yung rice kasi nakita na namin sa mga katawan namin. At lalo na sa mga chan namin, guys, na parang nakalunok kami ng watermelon. So, hindi talaga pwede, guys. Kailangan kontrolin na itong pagra-rice. Wala nang early rice. So, ang nagra-rice sa bahay is yung ate ko na lang. So, siya na lang ang siya, susunod din siya. Watermelon din yan dyan yan sa susunod. In-encourage naman siya mag-cauliflower na lang. Sali na siya dito. Ayaw man niya kasi mahilo daw siya pag walang rice. Di good luck. Bahala ka. Basta nag-warning na kami sa'yo. So, kaya yan. I-spread na lang natin all over the frying pan. Char! Arte! So, spread lang yan para di masunog. Tapos, anuhin talaga. Lagyan, nilagyan ko ulit ng olive oil. Inubos ko na lang, konti naman na lang. Kasi, na-absorb na niya. And then, para hindi din masunog yung cauliflower natin. So, yan. I-mekos-mekos lang. Mekos-mekos. Ayan si Mr. Nobody. So, i-mix-mix lang yan dyan para yung oil sa taas at sa ilalim, di ba, mapantay yung pagluluto. So, yan lang naman. Para din siyang rice, guys. Pag i-try nyo siya para din kayong kumakain ng rice. Hindi ko nilalagyan yan ng asin. As in, yan lang, cauliflower, butter, tapos olive oil. Yan lang ang nilalagay ko. So, cauliflower with you guys. Hindi na kami parang mag 5 days na hindi kami nagra-rice ni Ray. So, yun, na-realize lang namin na hindi pala maganda siya. So, ito, cauliflower rice. Ito na yung pinaka-rice na namin ni Ray. Ilalagyan ko lang ito ng butter at olive oil. Ganun. So, ito yung pinaka-rice namin. Hintayin ko lang yan siya na mag-soft ba siya ba? Hindi naman masyado. Pero niluluto siya sa butter. May mga buo-buo pa. Ginoo ko. May buo-buo.
So, curry lang yan. So, yun. Okay. Then, magprito din tayo ng isda. Nilabas ko na ito kagabi, guys. Ayan. Mga tail ng isda. Lagyan yan lang ng asin. Wala muna yung langsa. Malangsa kasi isda na siya. Napansin namin guys na pag nagre-refill lang kami ng kunwari suka, toyo, patis or oil ganito, nakakatipid pala kami kasi natatansya namin kung gaano kadami ang ilagay namin sa frying pan or yung nilalagay namin sa niluluto namin. And then itong oil na to, I think 1 month na sa amin to, hindi pa kami nakabili ng oil. Even yung suka, patis, toyo, hindi kami parating nagluluto, pero talagang natatansya, natitipid ba namin ba ganun. Tapos yung mga tira naming mantika, kunwari nagdi-deep fry kami, so sinisave din namin yun para ma-reuse namin like 4 or 6 na gamit ng used na mantika. So, syempre din natin tatapon yun. Mahal na mantika, guys! So, tipid-tipid din pag may time. And then, yun, ginagamit namin yung pang deep fry or may mga dried fish na piniprito. Of course, oil nga, piniprito yan, girl! Kasi oil, diba, girl? Sumasugak ka, girl. Aga-aga, ha? Aga-aga, girl! Even itong ano guys, yung salt, pepper, or kung anumang mga spices na meron kayong mga lagayan, yung nire-refillan nyo ba, nakakatipid din, natitipid din namin. Hindi na nga kami ano, nanggo-grocery na mga salt, pepper, mga ganun-ganun, mga suka, toyo, patis, or ano pa man, mantika. Hindi na kami nanggo-grocery ng ganun kasi nga, nakatipid kami kasi sa isip namin ba nalilimutan namin ay refill lang pala to, parang ganun, pero sa isip namin wala na, so dapat unti-untiin namin at syempre iwas a lot. Thank you.
Ayan guys, kakain na muna kami. Ayan. So, may kimchi kami sa umaga. O, diba? Ba, walang basagan ng trip. Hello everyone! Good morning! And welcome back to another vlog. So ngayon guys, ay papunta na kami ng work. So, anong oras na ba? 8:36 a.m. And then, busy po yung road. Ay, hindi pa pala busy yung kasi may pasok, diba? So, walang suklay-suklay. Mahala na siya dyan. And then, yeah, mainit today. Malamig nga. Ano, October 5, nakita ko sa forecast, sabi, mag-snow. Pero nung tiningnan ko ulit na, wala naman na. So, ang snow is darating ng November 1. Yun yung sa, ano, according sa, ano to? Weather forecast. Ganon. So, ayun guys, yung store namin kasi nag-open na kami ng 9 a.m. Tapos si Ray naman, yung klase niya today ay 10 a.m. So everyday na nahahatid na niya ako sa trabaho ng early. And then naka-save na ng ano, ticket, bus pass, ganon. So naka-save ng $112. And then yun guys. So, si Ray naman kasi magbabiyahe from here. Papunta siya ng Chinook. Tapos sa Chinook, iwan niya yung sasakyan niya. At mag-C-train na siya papunta ng SAIT. Yun. Sino yung mga school bus? Dahil? Dito. Free parking. Oh, free parking naman sa Chinook. Pero doon, banda sa pinakalikod, no? Hindi dito sa front ng bus stop. Sa school kasi wala. Oh, sa school wala. May bayad. Magkano yung bayad sa school? Depende sa oras mo. Yung maghapon, $15. Eh, mahal. So, mas ano na lang talaga na iwan doon sa Chinook. Tapos C-train. Then pag ano mo naman, paglabas mo sa C-train o sa train, ano naman na eh, school na. So, hindi masyadong or hindi hassle. So, yun guys. I'll see you later. Hello guys. So, andito na ako ngayon sa store. Kasi nga, open na kami ng early. 9 a.m. na kami nag-open from Monday to Friday. Tapos pag Saturday, Sunday naman 10 a.m. So yun, akala ko hindi kami magiging busy ng 9 a.m. pero marami din palang pumupunta dito. Actually, nirequesto ng mga customer. So mga maagang manginginom. Yung iba kasi night shift. So from night shift daw, gusto nila na mag ano na dito, dumaan na dito para bumili and then uwi na, tapos inom, tapos tulog, tapos pasok na naman ng gabi, ganun. Kaya ginawa na naming 9 a.m. at then okay lang kasi para nakakasabay na rin ako kay Ray. Kasi papunta siya ng Chinook, so itadrop niya lang ako dito sa Ogden, tapos siya continue sa Chinook. So nakakatipid na rin kami ng bus pass kasi 112 din yun, sayang din yun. Nag-message kasi sa akin, sabi niya, "Hi Lucille, kumusta naman ang mga international student dyan sa Canada? Kasi next year, ako ay sasabak na sa tinatawag nilang struggle is real ng mga international student dito sa Canada." Well, struggle is real ba talaga? Hindi ko rin naman masagot or ma-share kung ano ang mga experience ng ibang international student, struggle nila sa buhay dito sa Canada. But since Ray ay isang international student, siguro may ma-share ako konti. Unang-una ay tuition fee. Yung tuition fee talaga, my God, nakaka-stress. Kasi hindi naman talaga biro ang tuition fee ng mga international student dito. Umaabot talaga siya ng 2 million pesos. Depende yan sa program na kinukuha nyo. But yung program talaga dito ay na kinukuha ng mga international student ay for 2 years. So yung ibang international student na pumupunta dito, ang sinisecure nila ay yung first year na tuition fee. So ang second year, yun ang hindi nila alam kung saan kukunin. Kaya yung iba ay nagbebenta na ng mga properties, assets nila doon sa Pilipinas para may pangbayad at para may ma-survive dito sa pag-aaral nila sa Canada.
So, aside sa tuition fee na pinoproblema natin, syempre may mga libro, may mga project tayo na bibilhin sa school. Yun nga kay Ray before na shock, as in Shakira talaga ako, nung nalaman ko, oh, ito yung libro, first sem, my God, I hate drugs, parang ganun ba? Grabe naman to, sobra talaga ang mahal ng libro dito. And then, nung time na wala pang sasakyan, si Ray nag-rent siya ng ano locker doon sa safe kasi nga para hindi na siya ano dala-dala ng libro niya kasi ang bigat din talaga ng libro, makakapal, kaya nilalagay niya doon sa locker niya, even yung mga safety shoes, safety hat, yung mga kagamitan niya sa lab, yun din pala gastos din yun, kung depende nga sa program niyo, sa course niyo na kinukuha dito. Yung kay Ray may laboratory siya, so may mga ganun-ganun na mga anik-anik na pinapabili, mahal din yun. And then aside from that, yung bayarin sa bahay, renta ng bahay, groceries, lalo na yung mga international student na dinadala na dito yung mga asawa nila, although open work permit, nakakatulong din yun ng bongga, kaya lang yung iba may mga bata na dala din, so syempre sinesend nila doon sa daycare, or kung may kakilala sila pinapabantayan, kasi nga naman pag minor di edad bawal iwan sa bahay. Also, hindi naman din yun free pag sinisend mo yung kids mo doon sa daycare. Mahal din yung bayad noon. Kaya, isa din yun sa gastusin. Or kung may mga kaibigan sila, iniiwan nila doon sa mga kaibigan nila. At least nakakatipid sila, di ba? When it comes naman sa mga assignments, sa mga exams, nung tinanong ko si Ray, yung sa kanya, sabi niya, okay naman yung ibang subject. Yung program pala na kinuha ni Ray ay, power engineering, nagloading ka girl. So power engineering kinuha niya, then sa Pilipinas si Rhea isang electrical engineer. So sabi niya, when it comes sa mga electrical, when it comes sa math, sabi niya bongga, okay daw talaga, hindi naman bongga, pero sabi niya, okay daw talaga siya doon, wala siyang problema doon, kasi nga sabi niya na ano daw, mairita na naman to si Rhea sa akin, sabi niya maganda daw yung pundasyon niya ng math niya doon sa Mapua, kaya nadadala niya dito. Sana all maganda yung pundasyon. Ako, huy, kunting kibot na sa calculator. Huy, bakit ko ba panic mode agad? Bakit ko pahirapan yung sarili ko, diba? May calculator naman, sobrang easy. Diba? Tara! Syunga-syunga, girl! So yun nga, yung pag-aaral dito sa Canada, hindi pitiks-petiks lang. May iba din kaya na nababagsak talaga, as in sayang yung tuition fee nila. So pag nag-aaral dito, dapat talaga ay participate talaga, kahit hindi na A plus siguro, eh, basta makapasa na hindi ka talaga bumagsak, kasi ang tuition fee, girl, house and lot na yun sa Pilipinas, di ba? Sayang naman, sayang. Struggle is real na, tapos nabagsak. Tiurok, girl. Also, yung ibang mga international student dito, may mga part-time job talaga. So, yung part-time job nila, doon na nila kinukuha yung pang-grocery, pang-rent ng bahay, or yung iba nakabili ng sasakyan, so may panggasolina or may pangbayad ng kanilang insurance. Pero alam nyo, hindi talaga din madali. Yung kahit naman sa Pilipinas, pag working student ka, hindi talaga madali. Kasi nahahati na yung time mo sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Like si Ray, before, nag-part-time job siya sa McDonald's, dyan sa Heritage, sa loob ng Walmart na McDonald's, dyan si Ray before. So nakakaawa kasi pasok siya sa school. After ng school, pasok siya sa McDonald's. Then pag-uwi niya, that's the time na makapag-study siya. Lalo na pag may exam kinabukasan ay talaga, grabe, walang tulugan by Kuya Germs talaga yun siya. So yun, saludo ako sa mga international student na may mga part-time job and at the same time nag-school pa, diba? At yun lang naman yung mga struggle ng mga international student dito. Well, of course, hindi lahat ng international student dito ay naghihirap. Yung iba ay talagang mga mucho dinero. Pumunta talaga dito para mag-aral lang, para mag-lakwatch. Sana all. So may mga ganun din mga international student dito na hindi na nila kailangan ng part-time. Ang ano lang nila is mag-study. Yun lang yung focus nila. So sana all, mga mucho dinero. Sana all talaga. So yun lang naman sa mga international student na nagbalak or papunta na dito, ay good luck sa inyo, God bless you. At sa mga international student na nandito na, God bless you all. Alam ko na hindi talaga madali yung pinagdaanan nyo, pero kinaya nyo. And then dapat
sa mga parating pa lang, dapat ay sana may sapat na budget at may plan B na kayo. Kung just in case, o paano yung tuition fee, hindi ko pa nabayaran, ganon. So, dapat alam niyo na kung saan kayo kukuha ng pera pang bayad sa tuition nyo sa next sem, mga ganon. So, dapat may backup parati, guys, na pagpupunta dito, hindi yung basta-basta na, mag-international student ako sa Canada, ganon. Tapos, pagdating dito, nga. Pagdating dito, sabihin nyo, okay lang. Sa first day kasi, okay lang. Sige, yung iba, maghanap ng trabaho. Yung iba naman, pasyal-pasyal muna. Tapos, pag-start na ng klase, ayun na. Struggle is real na talaga. So, saka na maghanap ng part-time job kasi nga, ayun na, hindi na kinaya yung ibang mga gastusin. So, dapat hindi ganon. Dapat talaga, sapat yung budget at strong ka. Iwas sa gulo. Ganun. Kasi nakaka-stress yun. Pag dapat nakikipaghalubilo ka sa mga taong may mga positibo na pananaw sa buhay. Char! Ang lalim yun, girl! Si Buano ka pa niyan, ha? Char! Bisaya ka pa niyan, girl! Pero may mga pananaw ka na sa buhay. Ganun. So, be positive. Huwag paghinaan talaga ng loob. My God! Huwag talagang ganun. Tapos, yun lang naman. Dasal. Ganun talaga. And then, yeah. Ay, ito pa pala. Shout out kay Raymond. Si Raymond, my newfound friend. So, nagkita kami doon sa Sunridge Mall. Nasa Mr. Pretzels siya nagwo-work. So, hi Raymond. Shout out sa'yo, Raymond. So, nag-aaral din siya sa SATE. And then, thank you pala sa free na pretzels. Thank you, Raymond. So, I'm so happy and glad to meet you sa personal. Thank you sa panunood. Maraming salamat talaga, Raymond. At sana ay magkita tayo uli. Maraming salamat sa'yo. And shout out sa'yo, Raymond. Thank you so much. And that's it for today, guys. Thank you for watching. Until next time, God bless everyone. Bye!